for dropping by. Today is May 17th, Wednesday, 2023. And ayan, kasalukuyan pinapakain ko si Sam. Kakatapos ko lang na ayusan si Sam. So today, mag-a-apply ako sa work, sa isang work. Wait lang habang nag-aayos ako. A few moments later. And ito, suits attire ko. Naka-formal attire ako ngayon dahil today is my interview day. Sinali ko yung buhok ko kasi sobrang parang summer yung init ngayon. Hindi na siya spring, sobrang summer na. And ito yung attire ko. And look guys, itong pants ko. Nabili ko lang to sa Ukay-Ukay kahapon. And terno siya actually, pero yung pang taas, pinalitan ko para mas bagay dito sa suot ko pang loob. Tapos ito naman, terno siya na 40 pesos, pero subali itong pants ko na ito, ito siya, 20 pesos lang. So, ito yung suot ko kasi dati, ginagamit ko dati nung sales rep pa ako noon, nung Nagoya days ko pa, nung nagtatrabaho pa ako before, nung hindi pa ako mother. So, and alam nyo ba guys, puyat na puyat talaga ako ngayon. Kasi kagabi, sumuka si Sam. Alaon na siya sumuka. So sobrang na-empacho siya kasi ang dami niyang kinain. Before bedtime, kumain na naman siya ng cereal kasi nagutom daw siya. Kahit madami na siya nakain, kumain pa rin siya. So yun, na-empacho siguro. Then, sumuka siya nung alaon na. Kaya sabi ko, hala, hindi na ako makakatulog. Tapos di, nakatulog ako. Binangungot pa ako. Then, ayun, nagising ako ng alas 7. Pero before alas 7, nagising din ako ng mga 5 or 6 a.m. I think. So, putol-putol yung tulog ko. Then, alas 7, tumawag din yung company. Sabi, mamamove daw yung interview ko. Kung pwede ba daw i-move from 11 a.m. to 1 p.m. And sabi ko, pumayag ako, okay. And then, sabi ko, I praise God kasi nga, dahil naging 1 p.m. yung interview ko, nakatulog na mas mahabang oras si Sam. Ayan, hindi na siya na, kasi puyat din to eh, kasi sumuka siya. Puy-puy. Hey! Pero ito, okay naman. Isasama ko siya. So, ayan nga guys, grabe. Saan naman kayo nakakitang company na pwedeng isama sa interview ang anak? Diba? Imagine that, grabe. Praise God talaga. Ito yung gusto kong i-testimony talaga sa inyo. And syempre, alam ko naman kasi na may karugtong pa tong testimony na to na ano yung sagot ni God sa resulta ng interview ko ngayon sa trabaho. So, ayun. Actually, marami pa akong gustong i-share sa inyo na kwento pero yung oras lang kasi yung medyo iniisip ko. So, ayun. Mamaya ko na lang ikukwento, guys. I also prayed. So, pray ako ng pray. Itong decision nga rin na to na babalik ako sa corporate world or sa work, na full-time work. So, sobra akong pinag-pray din kung pinag-isipan, pinag-pray kung tama nga ba na babalik na ba ako sa work. Pero kailangan talaga guys kasi para makatulong din ako sa pamilya ko dito sa Japan and pati sa Pilipinas. So, kailangan talaga. So, ayun. Medyo mahabang kwento to guys kaya gagawa na lang siguro ako ng another vlog about this. So, ayun. For now, ito, naka-ready na ako. And ito yung kasuotan ko. Sobra akong tumaba, guys. Sobra akong tumaba. Kaya para akong suman dito sa suot ko. Pero wala akong magagawa. Pag nag-work na ako, papayat din ako. Simula kasi nung inisap ko yung pagpapadedicate sa amin, yung breastfeeding. Doon ako tumaba ng tumaba. Ayan, tumaba din yung mukha ko para akong siopaw. Anyway. Ito, paalis na kami. Ang dami namin dala. Ayan. Marami akong dalang yelo dito. Tsaka yung pagkain ni Sam and inumin namin. Kasi super, tapos ito may dala akong Bible, wallet, and ito yung resume ko. Dalawang klase yung resume yung dala ko. Then, to planner and notebook. Kasi kailangan dito sa Japan, kailangan may dala kang notebook para sabihin nila seryoso ka talaga. Tapos ito alcohol and ito medicine ko and ayan yung mga bank account kung sakali ma-hard ako tapos hingin na yung bank account ko ganyan. Diba? So ayan, God's will be done. Ayan, dala ko yung Bible ko para who knows, baka makapag-share din ako ng gospel sa kanila habang interview ko, diba? So ayan, dala ko yung Japanese Bible ko. One eternity later. Parking
Saan ba ako pwede mag-parking? Dito kaya? Ayan, nandito na kami sa company. Ito yung company. Anak, huwag kang manggugulo ha. Okay, quiet ka lang. Behave ka lang sa company, sa office ha. Opo? Opo? Kakira? Yes, mami? Yes, mami. Pero atong house nito, ano meron? A few moments later. Ayan, before 5 minutes, 10 or 5 minutes before, ayan, tero na kami ni Sam ng clock. So, ayan, before, mga 5 minutes before kasi, yun yung manners dito sa Japan kapag magpapa-interview. So, ayan, before 5 minutes, gugora na kami. So, God's will be done talaga. Kung ito talaga yung kalooban ni God, i-open door niya to and he will give me opportunity talaga. Pero God's will be done. Kung ito talaga yung kalooban ni God, ibibigay niya talaga to. Pero kung hindi, may peace naman ako sa puso. Kung hindi. And may iba pang paraan si God kung hindi niya ito kaloob and kung i-close door niya ito. Pero God's will be done. And so far, so good naman yung pakikipag-usap sa akin. Yung usapan namin sa telephone ng company. So, ayan, gugura na ako guys ha. Baka malate na kami. God bless! Mm-mm. 2 hours later. Ayan guys, so first thing first, tapos na yung aming interview. Aking interview by God's grace. And yun, praise God, sobrang smooth ng interview. And yung nung pagkapasok pa lang namin ng office, na sobrang okay na okay yung atmosphere, sobrang cozy. And pati yung tao, international kasi yung company, so may mga Brazilians na nag-accommodate sa akin. And then pinasa nila ako sa Japanese na mag-interview sa akin. Sobrang okay na okay, praise God. And parang hindi ko nga alam, parang hindi nga ako kinabahan. Parang bago pa lang din yung interview, parang hindi rin ako kinabahan. Siguro nga ito yung talagang peace na binibigay sa atin, tsaka sa akin ni God, na yung Philippians 4:6-7, sabi nga doon, talagang yung peace talaga, na which transcends all understandings, diba? Yung, hindi ko nga rin magets yung sarili ko, bakit hindi man lang ako kinakabahan, hindi man lang ako natatakot. Although nag-ready ako ng mga sasabihin ko, pero kanina umaga ko lang siya ni-ready kasi parang sobrang panatag ako na hindi ko alam saan nanggagaling yung confidence na yun. Pero alam ko naman na kay Lord naman talaga galing yun. Kasi hindi ko nga kasi talaga may paliwanag. Kasi kung dating ako, sobrang kabang-kaba ako and siguro sobrang sumakit yung tiyan ko. And hindi ko na talaga alam yung mga sasabihin ko sa sobrang kaba. Siguro nginig na ako. Pero this time, hindi man lang ako nanginig, which is miracle talaga. It's a miracle. At the same time, guys, saan kayo nakakita ang company na yung mag-interview ka na pwede mong isama yung anak mo? Yung position na ina-applyan ko kasi medyo mataas. Paano ko ba sabihin? Yung trabaho na ina-applyan ko is may yung accountant din, and at the same time interpreter, at the same time sales representative, sales and marketing department yung in-applyan kong company, yung department. And then yung position is medyo ano siya. Tapos sa interview na yun, pwede ko isama yung anak ko. So pumayag sila na pwede kong isama yung anak ko sa interview. Grabe! Yun pa lang guys, grabe, miracle na talaga yun, diba? Saan kayo nakakita? Siguro, I don't know kung sa Pilipinas or sa abroad pwede, siguro. Pero never pa ako nakarinig na sa interview na as a regular employee and sa ganun position, sinama yung anak mo. Diba? Grabe!
Grabe! Grabe talaga. Parang miracle talaga to. Wala akong masasabi kundi miracle talaga to. Wait lang, anak ha? Miracle talaga to. Yun lang talaga. Yun lang talaga masasabi ko. It's a miracle. And by God's grace alone, na naging possible to. Actually guys, hindi ko nga alam yung paano ko ba ipapaliwanag lahat ng pinagdaanan namin. Sobrang grace and mercy. And sobrang peaceful talaga yung interview. Before pa lang, kahapon pa lang nung tinawagan ko yung company sa pag-apply ko nung sa trabaho and nung tinawagan din ako nung boss, wala na ako ibang emosyon kundi peace lang talaga. And talagang galing talaga to kay Lord. Grabe di ba guys? Grabe. Teka lang ha. Bibili kasi. Nandito kasi kami sa ano, sa Genki supermarket. Yes. Yes. Dahil very good si Sam. Tahimik siya. Katabi ko nga siya eh. Sabi kasi kahapon nung boss, yun nung mag-interview sa akin. Sinabi sa akin ng lalaki. O sige, pwede mo isama yung anak mo pero sa ibang room siguro siya. Sabi niya. Pero kanina habang ini-interview ako, katabi ko si Sam. Ah, grabe diba guys? Grabe, miracle talaga. Hindi ko nga talaga sana na-beat kung pwede lang videohan talaga yung lahat na nangyari. Grabe, God knows. God knows kung paano talaga kumilos ang Diyos. And ayun na nga, for the result, tatawagan daw ako kung pasado ba ako sa interview or ano yun nga, hard na ba ako or hindi. And then, sabi no, nag-interview sa akin, kung pasado ako, kung i-hard daw nila ako as a regular employee, ayun nga, session yung tawag doon. Kasi iba't ibang klase yung employment dito sa Japan. May regular, yung pinakamataas, yung regular employee, then yung isa contractual, and yung isa temporary staff, and yung marami kasi dito sa Japan. Kung doon daw ako ma-hired sa position na yun na ina-applyan ko, may isa pa daw akong interview with the CEO ng company. So, sabi ko, okay lang. Sige, go lang. Kasi hindi naman ako na kinakabahan. Kasi, wala. Si Lord kasi yung kasama ko. Talagang, sabi ko, go lang. Kung talagang i-hard nila ako, sige, go lang. Hindi ako kinakabahan. Hindi ako natatakot. Wala akong fear inside of me. Talaga, sobra ako pinagpapawisan talaga. Grabe. Kasi bibili kami ngayon ng ice cream. Yun nga, kasi kaya pala kami nandito sa Genki supermarket. Sa reward kay Sam, bibilihan ko siya ng ice cream. So yan, mag-ice cream kami. Kasi parang grabe, summer na summer. Binuksan ko na nga to eh. Yung ano, hinubad ko na rin yung jacket ko. Grabe, sobrang init. Pero anyway guys, ito lang naman yung gusto ko din ano, i-praise report sa inyo and yung lahat ng pinagdaanan ko lately and for this day. Hindi ko na nga, medyo puzzle talaga yung isip ko ngayon. Sana nga na-videohan lahat para ipapakita ko na lang sa inyo yung mga pangyayari. Pero yun, syempre, hindi naman pwede. So, anyway. Anak, aba tayo? So, sobrang praise God. And sobrang God is good. Yun lang masasabi ko dito sa vlog na to. God is so gracious. God is so good. God is so almighty. Jesus ang yes. Si God talaga yung God is really indeed in control of every single thing that is happening in our lives. Just trust God. Kung ikaw ay may interview din sa trabaho or kung may pinagdadaanan ka rin. Kasi ako, actually kaya din naman ako nag-apply sa trabaho kasi marami akong pinagdadaanan na problema. Pero kung ikaw na nanonood, may pinagdadaanan ka rin na trabaho, na problema or mag-a-apply ka rin sa trabaho at kinakabahan ka or natatakot ka, please don't be afraid. Do not be afraid. Ilang beses din yun. Don't natatakot, don't be afraid, sabi yeah. Ni Jesus. Yes, sabi ni Jesus. Huwag kayong matatakot. Huwag tayong matatakot. Lagi nyo lang i-meditate yung Philippians 4:6-7 na do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petitions, and with thanksgiving, guys, with thanksgiving, pasalamatan nyo na in advance na yung
kung ano man yung pinagdadasal nyo, kung ano man yung nire-request nyo kay Lord, thanksgiving. Kasi karapat-dapat ang Diyos na makatanggap talaga ng parangal tsaka ng pasasalamat natin dahil sa ginawa niya before pa lang na niligtas tayo from our sins. Yun pa lang, pasalamat na. And of course, sa mga bagay na pinagpipray din natin, we will present that with thanksgiving. And and the peace of God, sabi nga, di ba? And the peace of God, which transcends all understanding, higit pa sa lahat-lahat ng pangunawa natin, will guard our hearts and our minds in Christ Jesus, sabi nga doon, di ba? Anak, baka mahulog ka. Ang init. Tapos, yun guys, yun talaga, kasi ako yung living testimony talaga ng salita ng Diyos dahil sobrang comfort yung and peace yung nararanasan ko ngayon dahil kay Jesus. Kaya ito na yung living testimony na to guys, yung naririnig nyo. Totoo talaga ang salita ng Panginoon. Basta panghawakan nyo, i-meditate nyo, talagang pasalamatan nyo ngayon pa lang sa lahat ng ginawa ng Diyos at gagawin pa lang niya, pasalamatan natin. Grabe, grabe talaga guys, yung power ng pangalan ni Jesus. Grabe, grabe. Grabe talaga yung buhay talaga ang ating Panginoon. Si Jesus Christ ay talagang living God. So, yun lang naman guys. Teka, bibili muna kami ng ice cream dahil sobrang init. And yun nga, yun lang guys. Praise God, all the glory and honor and praises be to our God, Jesus Christ, alone and alone. See you on my next vlog guys. Peace be with you. God bless. Shalom. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind.